Hi and welcome to my YouTube channel. Ako na bumili pa kung sisimula. Anyway, malapit na mag 2021. Kaya naisipan ko siguro ang magandang content. Ano ang ini-expect natin sa 2021? Yan. Ano yung mga naiisip natin na pwede mangyari sa 2021? Ano yung mga pwede natin gawin for 2021? Pag-uusapan natin yan ngayon kasama ko ang family ko. Tara, samahan niyo ako. Alright, dito ako nagda-drive. So ako muna, may mga kasama ko dito sa kotse. Anyway, kasama ko si Katkat, ayan. Tapos nandiyan din si Chanel, my niece. Ayan. So, mabalik tayo. So ang topic natin ay ano ang ini-expect natin for 2021? Ano ang mga pwede natin gawin for 2021? No? Hindi ko siya. Kaya nga eh. Saglit ah. Nagda-drive kasi ako, medyo itong si Keme. Ayan. Okay. Ano ang ni-expect ko for 2021? Thank you, Kuya. Ako kasi, ang 2020 is really a roller coaster ride. Not just a roller coaster ride, but siguro one of the steepest roller coaster ride ever itong taon na to, dahil ang dami nangyari patapos sa yung taon, may mga pasulput-sulput pang alam mo yun. So ako ang ini-expect ko for 2021 is syempre ano pa yan eh, may kumbaga parang hindi pa tapos kasi ang pandemic, may carry over pa yan for 2021. So ako ang ini-expect ko na dapat mas maging ready tayo sa akin. Kasi itong 2020, parang ang feeling ko, ito ay naging ano sa atin eh. Ito ay naging awakening. Ito ay naging awakening sa ating lahat. Kasi binigla tayo ng taon, naging awakening ito na dapat nag-iipon tayo, dapat mahal natin ang magulang natin, ang pamilya natin, ang mga kapatid natin, ang mga kaibigan natin. Dapat nagiging masipag talaga tayo. Dapat binibigay natin parati yung best natin, dahil etong 2020, biglang pak, pwedeng mawala lahat eh. Diba? Best natin sa trabaho, best natin sa pagmamahal sa pamilya, best natin sa kung ano man yung love natin na ginagawa. No? So, ako ang ini-expect ko for 2021 is, dahil nga nasabi ko kanina, diba, may carry over pa yan itong pandemic. Mas maging masipag tayo for 2021. Mas ibigay natin yung best natin. Kung nagtatrabaho tayo, i-double natin yung effort. Kung nagmamahal tayo, i-double natin yung pagmamahal natin. Para kung sakasakaling may humaba pa itong pandemic or kung ano man ang pwede pang mangyari, tingin ko mas ready tayo. Ina-expect ko na dapat hindi lang sa akin, lahat tayo nakakapag-ipon. Dahil we can never tell. And of course, ang akin, ini-expect ko na talaga yung faith natin will be much, much, much stronger than we have on 2020. 2021 is talagang year of faith and hope and strength and courage from our Lord. Yun yung sa akin yung nararamdaman ko. Na sana itong 2021 ang expect ko is talagang The Lord will shine a good light on all of us. So, that's me. Okay, welcome back to our channel. Pero hindi marunong mag ano. Hindi ako marunong mag ano yun? Mag-invert ng mga kine-kine. So, we're going to talk about our point of views for 2021. So, unahin natin ang pinakamatanda. Ibi-blip na lang natin yun. Blip! Okay. Well, sa akin, ang point of view ko para sa 2021, sana maging maayos na lahat. At kung may vaccine na darating, sana maging okay siya sa mga tao. Tapos, ano pa ba? Yung
economy, syempre, maging okay na para back to normal lang trabaho lahat, para lahat kumita ulit. Pero syempre, stay safe pa rin. Yung ating usual na dapat gamitin ay face shield, face mask, at maging healthy, especially sa mga kinakain natin. For me, syempre as a student, parang sana by the next year, maging parang masystemize siguro yung mangyayari for the school year. Kasi ngayon kasing 2020, sobrang laking factor sa mga student na parang nakakulong lang, yung parang nagko-computer ka lang sa room mo. Sobrang parang hindi siya ganun ka-healthy mentally and physically. Kasi parang hindi ka na nakakapag-socialize with your friends. Parang ano lang, yung nakakulong ka lang sa isang space. So sana sa 2021, I hope na yung mga teenagers, yung mga mag-a-adult, mga ganyan, na sana they can find time na para naman makapag-relax-relax. Kasi sobrang stressful ng 2020. 2021, mag-21 na ako. Oh, advance happy birthday! So sana naman ang adult life ko, hindi naman nakakulong ka lang sa isang place. Sana ma-explore ko pa yung kung ano pa yung pwedeng ma-explore, mga knowledge na pwede ko pang malaman. Yung ganun, sana lang ang 2021 talaga. Smooth sail lang. Yung parang yung hardship natin ngayon ng 2020, mabawi naman natin ng 2021. That's very nice. Diba? Kasi lahat talaga ng tao ngayon naapektuhan eh. Lahat na apektuhan, diba? Meron ka man o wala. Everyone got affected eh. Sa totoo. Lahat ng nakasanayan mo ngayon, hindi mo na magawa. All pray for the best for 2021, yes. Diba? And yun nga yung faith natin na talagang, kasi ito talaga yung challenge ni Papa God sa atin eh. So, sa 2021, dapat maano natin na talagang, naniniwala tayo sa Kanya. Yes. Diba? At saka parang preparation. Yes. You know, parang ang laki ng preparation natin eh. Pinag-prepare tayo. Siyempre, yun nararamdaman namin, yes, mga kapatid. No? Kasi parang ito yung time para mag-repent ka sa mga ano mo, sa nagawa mo sa buhay. Marami, diba, ka ba nagawa sa buhay? Malalaman mo rin yan. Ako meron, marami na rin. Diba, sino ba hindi? Diba? Totoo naman. Oo, diba? Wala namang perfectong tao kasi, di ba? And doon ka naman nag-grow sa mga gawa mo dati. Truths. Diba? So, thank you, contestant number 1. The answers of contestant number 2. Apart doon sa sinabi ni Mikey Martinez, is sa lahat ng pwedeng maging safe, ganyan. So mag-alcohol palagi. I'm looking forward to 2021. Mas maging fruitful for everyone. Mas maging closer. Closer? Closer, let's see. Closer ganyan sa family, sa friends. Basta maging happy lang for 2021 and hope for the best. At stay safe sa lahat. Lahat-lahat. Hindi kasalanan. Ako, wala akong kasalanan. Napakalinis ko kayong So anyway. Wow! For me kasi, I think it's about time for us to reevaluate our lives. Ayun what Kat said, marami tayong mga nakasanayan na mga bagay nung before na hindi na natin magawa ngayon. So, I think instead of us self-pitying ourselves, dapat we should think of ways para maging productive tayo. Even if nasa loob lang tayo ng bahay. So, my friends who have been out of work, they started out their own businesses and it's really, really inspiring. Because you could really see kung paano talaga yung critical thinking ng mga tao to like make a living for their family. It's best for us to really think of ways to be productive. It's best for us to really save, be more wiser the next year kasi hindi natin mapaplano kung ano yung mga mangyari for the coming year. Kasi syempre hindi pa naman tapos yung pandemic. So dapat meron pa rin tayong safety precautions. We really need to have faith in God. Kasi like what my Tito Mel said,
this is really an awakening. So we really have to cherish and thank him every day for experience the miracles that he's providing for us every day. Like, you know, every day is a miracle. Like the you know, when you wake up, that's a miracle. Kasi parang yung ibang miracles kasi na parang nakikita na natin every day is being taken for granted. Na parang we don't know how to be thankful for anything anymore. Kasi we think that we're really in control of our lives, which is we're not. Everything that is happening right now is borrowed. Is borrowed, and you know, it's God's plan. Yeah. So nothing is permanent. Oh, nothing is permanent. So you really need to cherish your lives and live it to the fullest. So that's me. Well, of course, I know it would sound cliche, but of course, world peace, and I just hope that everybody would get a chance to have a vaccine. Pag meron na, I mean, you know, sana magkaroon talaga ng ano na makabili ng tamang vaccine for all the Filipinos, especially the ones who can't afford to, you know, to buy vaccines for them, and good governance. You mean what? So yun na yon. Mm. Oh, yun. Tapos ano pa ba? Well, of course, syempre sana maging successful lahat sa business, sa trabaho, sa work, diba? Magkaroon ng harmony, ng humility. Ang tari naman ng contestant number 3, yung iyo na talaga yung corona. Alam mo, pag binigyan mo na yung camera sa kanya, sabi niya ayaw niya nung una, pero nung siya lang, ang dami na lang sila sa akin. Diba yun naman dapat eh, we need harmony and humility. And of course, we need to care for each other. So, and Happy New Year, guys. Dapat advance Happy New Year. Advance Happy New Year. Sa isang car naman, nandoon naman ang Kuya Mikey ko, si Justin, tsaka si Adele. Tapos magkikita kami mamaya sa Mega Mall. So let's see kung ano naman yung kanilang mga ideas at kung ano yung mga point of view nila on what they think that will happen on 2021. See you later. So ayun na nga, family. Okay, we're here in Mega Mall. Kanya-kanya kami nagbigay ng mga opinions on mga point of view namin for 2021. Tama? Yes. Ayan. So, ang pinaka, ano no, amit all up, syempre, yung faith natin. Diba? It's really faith. So, year of talagang kailangan yung faith natin very, very strong. Don't you agree? Yes. Agree. Ayan. Agree. Yes. Diba? Okay. Ano, please follow Kuya Mike sa Instagram at MikeyM. Tama? MikeyM? Yes. Adele? Adelino _ 45. Mademoiselle Chanel? Mademoiselle Chanel? Ano ang please? Diba? Of course. Okay. And of course, sa akin, Meliton 13. Thank you, everybody. See you in my next episode. Bye! Bye.